naging vice mayor ng bayan ng Victoria sa Laguna ang 83 anyos na si Tatay Jaime. Pero ang dating magulo at maingay niyang mundo bilang politiko, sing tahimik na raw ngayon ng sementeryo. Dito sa Victoria Municipal Cemetery sa Victoria, Laguna, makikita ang 83 anyos na si Mang Jaime. Kung hindi nagwawalis, nagtatabas ng damo, o hindi kaya naglilinis ng mga nicho. Dito, siya ang sepulturero. Pagka medyo matagal-tagal kami nagtatrabaho, nasa masakit ang likod. Malayong malayo sa ginagalawan niya noon ang mundo ng politika. Si Mang Jaime kasi ang dating vice mayor ng Victoria, Laguna. Action agad yan, tapat. Dati rin yan milyonaryo sa aming bayan. Oh, marami siya natulungan. Hanggang ngayon, vice pa rin ang tawag na akin. Paano ngang isa sa pinakamakapangyarihan noon sa kanilang bayan, bumagsak na tagapangasiwa ngayon ng sementeryo? Ang kita ni Mang Jaime sa pagsesepulturero, 300 pesos kada araw. Pag talagang pinukula, makuha ko ng 5-6. What the hell? Pinagdadakot ka ng basura. Hindi ako nahihiya. Alam ba kung bakit? Hindi man niyo ako pakakainin. Nung nakaraang taon, nasugatan at naimpeksyon pa ang kaliwa niyang paa matapos maaksidente habang nagtatabas ng damo. Medyo may itim, may ibig nga hindi ko. Potential siyang may hemangioma dun sa ankle or bukong-bukong niya. Parang tumor, pero ang bumubuod ay mga parang kulupon o mga irregular na mga blood vessels. Kalagayan ni Mang Jaime ngayon, malayong malayo sa dati nilang nakakariwasang pamumuhay. May sarili daw rice mill noon si Mang Jaime at ang kanyang misis na si Carmelita. Bumili kami ng trailer. Nagde-deliver ako ng isa-isang daan sa akong bigas. Meron din silang gasolinahan, magarang bahay at mga sasakyan. Lumaki po ako dun sa bahay na talagang parang mansyon. May nag-aalaga po sa akin, yaya po. Kumakain ka ng eklas, karating ka ng ibang bansa, nakilala ko ng mga tao kahit sa buong lalawigan ng Laguna. 1986, nakumbinse si Mang Jaime na pumasok sa politika. Na-appoint siyang vice mayor hanggang 1987, hanggang tumakbo siya at nanalong vice mayor mula 1992 hanggang 1995. Nakailangan lagi yung bukas palad, meron akong konting bigas, pamamadmad ko na. Kabilang sa mga natulungan noon ni Mang Jaime, ang mag-asawang Erning at Alice. Lagi niya kami pinaalalahanan sa buhay, may asawa, kailangan kami ay maging masipag. Isinama ni Mang Jaime ang aming team sa dati niyang bahay. Dito kami, katira dati. Dati may grotto rong. Napakasakit din sa loob ko kasi nga naluha nga ako. Nakikitira siya ngayon sa kanyang kapatid. Ang kwalipikado po na katanggap ng benepisyo sa GSIS ay yung nakaabot ng at least 60 years of age at merong 15 years of service na na-render sa government. Sa case po ni Sir Jaime, siya po ay with 3 years of services. Ang entitlement lang po niya ay cash payment. 1995, muling tumakbo si Mang Jaime sa pagka-vice mayor, pero natalo siya. Taong 2016, inalok siya ng munisipyo na maging checker sa munisipyo o hindi kaya sepulturero. Eh, dating vice mayor, dun lang nila nilagay sa sepulturerong posisyon. Dati kang pangalawang ama ng bayan, bakit naman sa ganyang pwesto ka lang dinala? Pero buong kababa ang loob na tinanggap ni Mang Jaime ang alok na maging sepulturero. Dahil meron daw siyang malalim na dahilan. Ano kaya ito? Higit sa lahat, paano ang vice mayor noon naging sepulturero ngayon? Dati rin yan milyonaryo sa aming bayan. Ang nakagigimbal na revelasyon kung paanong parang bumaliktad ang mundo ng isa sa pinakamakapangyarihan noon sa bayan ng Victoria sa Laguna. Susunod na!
May sariling rice mill, gasolinahan at mga ari-arian si Mang Jaime. Kinalaunan, naging vice mayor pa ng kanilang bayan sa Victoria, Laguna. Pero ngayon, isa siyang sepulturero. Nagsimula raw ang pagbagsak nila nung ang kanyang misis na si Carmelita nalulong sa sugal. Pinagsasabihan ko, yan sugal, walang mangyayari. Nagmula tayo sa wala. Hanggang nalaman niyang pati ang naipundar nilang mansyon na isanla at naremata ng bangko. Ang kanila namang mga negosyo nalugi. Dumadating po yung bill sa kuryente, napuputulan po kami. Nagkanda baon na po sa utang, nawala na po yung yaman. Totoo lang, gusto ko na rin magpakamatay. Mabuti nga, lumakas pa ang loob ko eh. Samantala, ang kanyang misis nagka-diabetes. Kalaunan, namatay. Inabol pa nga pala ako ng kolektor ng inutangan ni misis. Manager, handa po akong magpakulong sa pagkakautang ni misis. Sa kabila ng lahat ng ito, kailanman hindi raw sinisi ni Mang Jaime ang kanyang misis. Katunayan, ang malaking dahilan kaya tinanggap niya ang pagiging sepulturero. Para araw-araw pa rin daw niyang madadalaw sa sementeryo ang yumaon niyang asawa. You are the only one for my life. Gusto ko'y kapiling ko ang asawa ko sa araw-araw. Kahit mababa ang sweldo, pinagtitira ko ng pambili ng kandila. Samantala, nito lang Biyernes, si Mang Jaime muling binalikan ang dati niyang opisina, ang munisipyo ng Victoria. Good afternoon. Sino ba nakakakilala sa akin dito? Sige po, ang dating vice mayor. Dito nakaupo ang aking mga pulsihal. Eh, ako may hawak ng maliyete. Pupukpok na lang ako ng ganito. Masarap maglingkod sa kapwa. Every month, punta kami sa isang barangay. Wala siyang kaide-ideya na ang mag-asawang Erning at Alice na kabilang sa mga natulungan niya noon, ang siya namang naghanda ng sorpresa para sa kanya. Oh, sinimika-nika niya ng kwarto. Aba nga, kung mga inaanak ito. Sorpresa rilang ibinigay sa kanya ang restored photo ng yumaon niyang misis. Hindi ko alam na meron pala silang iniingatan. Larawan na naman, namaya pa akong asawa. Wala akong hinangad para sa ninong ko, kundi pa maging masaya siya. Binigyan niyo ako ng lakas na muli para nagbalik din ang aking kabataan. At nakita ko ang larawan ng aking mahal na namayapa. Gusto namin, lagi kayo masaya. Gusto namin, hindi kayo nag-aalala. At gusto namin, huwag nang maranasan yung nakaraan. Abay, walang katapusang pasasalamat ko sa kanila at ako'y lagi-lagi na lang inaalaala. Ako'y nasisiyang sa inyong pagbati pa sa akin. Maraming salamat sa inyo. Kahit na ako'y sepulturero, mahal ko pa rin kayong lahat. Oo. Hindi mababayaran akong ilang milyon ang binigay niyong kaligayang para sa akin. Sabi nila, nung araw hindi mo kami pinabayaan, kaya ngayon kami nagbabakit sa iyo. Yaman at kapangyarihan pansamantala lang. Hindi talaga nadadala sa huling hantungan. Dapat maging isang matulungin sila. Hindi lamang sa panahon na eleksyon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.